Ang paglalayag sa puso ng isang bata ni Genoveva et Rosa Matute. Tanda na ba kayo makilala ang ating mga tauhan? Meron tayong dalawang tauhan, ang bata at ang guro. Para sa ating bata, siya ang ating pangunahing tauhan ng maikling kwento. Siya ang pinakabatang estudyante sa kanilang klase. Kinikilala siya bilang isa sa pinakapangit, ngunit sa kabila ng kanilang mga panlalait, siya ay isang mabait, naglilingkod at responsableng bata. Ang sunod naman nating tauhan ay walang iba kundi ang guro. Siya ang patuloy na gumugunita sa kanilang mabuting pinagsamahan, kahit matagal na panahon na ang lumipas. Umpisahan na natin ang kwento. Ayan, handa na ba ang lahat? Umpisahan na natin ang kwento ng paglalayag sa puso ng isang bata. Isang araw ay ginunita ng guro ang pinagsamahan niya at ng kanyang mabuting estudyante. Inilarawan niya ito bilang pinakamaliit at pinakapangit sa buong klase. Ngunit sa kabila nito, siya ay laging nagpapaiwan tuwing hapon upang tulungan ang mga tagalihin. Di nagtagal, nalaman ng guro na siya ay ulilang galing sa lalawigan na lumuwas sa malaking lungsod upang mamasukan. Iyon ang dahilan ng kanyang madalas na pag-iisa. Mula nang malaman niya ito, tinatawag na niya ang bata at pinapagawa ng mga mumunting mga bagay para sa kanya. Doon ay nakabuo sila ng tahimik na pagkakaibigan. Ngunit isang araw ay napagbalingan ang estudyante ng init ang ulo ng kanyang guro at labis na nalungkot ang bata. Subalit, kahit ganoon ang nangyari, hindi pa rin makalimutan ng estudyante ang ginagawa niya para sa guro araw-araw. Nagtungo siya sa huling upuan upang kunin ang tsinelas, upang paghahiwalayin ang mga iyon at itapat sa paa ng guro. Nagtungo siya sa tindahang katapat upang bilhin ang minandan at nagpaiwan siya upang likumin ang mga kagamitan sa paglilinis at upang ayusin ang mga iyon sa lalagyan sa sulok. Pinagpantay-pantay rin niya ang mga upuan sa bawat hanay gaya ng kanyang kinamihasnan. Ngunit hindi siya tumingin sa guro minsan man lamang ng hapong iyon. Tumagal siya sa pagpapantay-pantay sa mga upuan na tila may binubuong kapasihan sa kanyang loob. Tumo siya sa pintuan at ang kanyang mga yabag ay mabibigat na tila sa isang matandang pagod. Sa loob ng maraming buwan, ngayon lamang siya hindi lumingon upang magsabi ng "Goodbye, teacher!" Lumabas siya ng tahimik at ang kanyang mabibigat na yabag ay lumayo ng lumayo. Ano ang ginawa kong ito? Ano ang ginawa kong ito? Ang sambit ng guro. Biglang-bigla, ang maitim at itis na mukha ng bata ay nakita ko sa pintuan. Ang mga mata niyang nakikipagsalubungan sa akin, may nagugulumihan ang tingin. "Goodbye, teacher," ang sabi niya. Pagkatapos ay umalis na siya. Kung gaano katagal ako noon sa pagkakaupo, ay hindi ko na magunita ngayon. Ang tangi kong nagugunita ay ang pagpapakumbaba ko sa kalakhan ng puso ng munting batang yaon sa nakatitinag na kariktan ng kanyang kaluluwa. Nang sandaling yon, siya ang aking naging guro.
Dito nagtatapos ang paglalayag sa puso ng isang bata. May mga natutunan ba kayo? Kung mayroon, maraming salamat. Hanggang sa muli.